pamalaan ka ba ng iba? Marami kayo nangangarap na mapangasawa si Lolita Pulido. Ang taong to ay kinusuhan ng pandaraya. Biringgin ang kaso niya ng opisina ng maestrado. Imposibleng mangyari yun. Hindi mandaraya si Padre Felipe. Nasaan si Kapitan Ramon? Nasa opisina ng maestrado, mahal na gobernador. Kine-question si Padre Felipe. Yan ang marka ng tunay na kapitan. Dapat itong maging aral sa lahat ng mga pari para hindi nila gamitin ang kanilang posisyon. At dahil sa iyong pagkakasala, sinesentensyahan kita ng 5 hagupit ng latigo. Senyorita, mauuna na ako sa iyo. Salamat, senyor. Sige. Sumisigaw! Hindi dapat ganyan sumigaw ang isang dalagang katulad mo! Oh, ayoko na, Mama. Ayoko na humarap sa kahit sino pang manliligaw. Magmamadre na lang ako. Ay, akala ko kung ano na nangyari. Hindi mo gagawin yon. Kailangan maghanap ka ng lalaki sa madaling panahon na mapapangasawa mo. Kailangan! Pero, Mama, wala naman akong napupusuan kahit sino sa kanila. Catalina, siguro naman ay dapat hindi natin tanggapin ang lahat ng manliligaw. Salamat, Papa! Paano naman tayo makakapili ng maayos kung hindi natin tanggapin lahat? Eh kasi, sabi kasi ni Antonio sa akin, ayaw niya ng kompetisyon. Ayoko naman din kay Antonio Pelaez. Hindi niyo ba nakita kanina? Hindi niya man lang ako maipagtanggol dun sa isang lalaking walang modo? Kung ayaw ng kompetisyon si Antonio, sabihin niya sa akin kung kailan siya dadalaw para masiguro ko nang wala siyang kasabay sa araw na yon. Wala bang nakikinig sa akin? Ayaw ko nga kay Antonio Pelaez at ayaw ko din dun sa mga lalaking nakita ko kanina. Ah, ganon? Pues, maghanap tayo sa kabilang bayan. At huwag kang mag-alala. Ia-anunsyo ko doon. Si Padre Felipe! Huwag na sana natin si Padre Felipe! Ito na talaga ang panahon ngayon. Ito yung pare. Kailangan nilang parusahan ng ganito. Kilala ka ba namin? Ngayon lang ako magkakaroon ng pagkakataon magpakilala. Silverio Asuncion. Ako si Magda. Siya naman si Lena. Baran niyo ako ng abito. Magmula ngayon ay hindi na ako alagad ng Diyos! Isa na lang akong hamak na tao! Tulungan niyo siya! Tulungan niyo siya! Felipe! Gobernador Aragon, ang mahal nating si Fraile Tomas. Tuloy. Buenos dias, Gobernador. Buenos dias, Fraile Tomas. Anong kaganapan ito? Tigilan niyo na siya! Tigilan niyo si Padre Felipe! Ang butihin si Padre Felipe ay nasentensyahan na maparusahan para sa pandaraya. Oh my God, si Padre Felipe! Isipin mong mabuti ang gagawin mo, Don Antonio Pelaez. Hindi yan nararapat sa isang kabalero. Ang taong yan ay nasentensyahan na. At ang pagtulong sa kanya ay pagtaas ng kamay laban sa mahal na gobernador. Minsan may mga ibang pari na umaabuso sa kanilang posisyon sa pagiging alagad ng Diyos. Marami na ako narinig na hindi maganda tungkol kay Padre Felipe. Wala ang kakausap sa kanya para itama niya mga maling gawain. Wait it. Oh, ito yun ang lubid na pinakukuha mo. Salamat, Nana Zita. Pakisabit na lang po dito. Yan. Salamat. Para ano ba ito? Para pwede na akong magbigti. Ikaw talaga maraming kalukuhan, oo? Eh, ayoko na, Nana Zita, eh. Ayoko na talaga. Wala ka ba talagang napupusoan si Sas kanila? Wala. Kahit konti? Galing sa mabubuting pamilya ang mga manliligon mo.
Siguro naman isa sa kanila ay may taglay na katangian gusto mo sa isang lalaki. Bigyan mo sila ng pagkakataon. Hindi ba pwedeng magbigti na lang? Lahat ng katangian na hinahanap ko, nasa isang indio. Antonio, naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Hindi kita maaaring husgahan sa mga bagay na nagawa mo at mga bagay na hindi mo nagawa. Migil kayo! Kung ayaw niyong maparusahan katulad ng taong to! Mamatay tao ka talaga! Kaya ka! Tuloy ang latigo! Tulungan ko kayong ibalik siya sa simbahan gamit ang aking karuahe. Salamat, senyorito. Natanong ni Bernardo kung ayos ka lang. Isang kawalan ng katarungan na nangyari kanina. Dapat siguro may gawin si Zorro. Pabayaan niyo muna ako mag-isa. Kailangan mo isa pa. Antonio! Hindi po malalim ang sugat, Padre. Naghihilom ang sugat. Pero ang pinsalang ginawa nila sa aking reputasyon at pagkatao ay hindi. Testa! Padre, marami pa rin po naniniwala sa inyo. Tama-tama dating mo, Antonio. Nakahanda ng hapunan. Dispensa po, Papa. Hindi ko ka masasamahan sa hapunan niya. Masama po ang pakandang ko. Oh, sige. Pahinga ka na. Buenas noches, Padre Felipe. Fray Tomas. Hindi ko gusto ang notisya na karating sa akin. Hindi ako makakapayag na isang paring katulad mo ang sirain ng reputasyon ng mga alaga ng Diyos. Fray Tomas, wala akong kasalanan. Anong wala kang kasalanan? Gayon ikaw ang nilitis at sinintensyahan. Isang malaking kalihiyan sa simbahan nito! Napakasarap ng tuba ni Padre Felipe. Salud! Salud! Aray, Padre Felipe! Hanga-hanga ang katapangan ni Padre Salud. Felipe. Hanga-hanga, pero narinig mo ba ang kanyang mga sigaw? Parang musika sa akin, eh. Parang musika. Subalik, Fray Tomas! Padre. Padre, hindi po kaya. Ito, tandaan mo, Padre Felipe. Hindi ako magdadalawang isip na ilipad ka ng ibang parokya kung saan wala kang mabibiktima ng iyong pandaraya. Tandaan mo yan! Senyorita Lena. Maestrado. Maestrado. Ano yung kailangan akin na bigay? Inutusan niyo ko ni Madam para bumili ng tuba. Ngunit, naalala ko, wala ka na nga palang tuba dahil ang sabi mo, itinapon mo ng lahat ng binili mo kay Padre dahil lasang suka. Ngunit, sa aking tingin, ang mga parokyano may sarap na sarap sa suka. Senyorita, sa kapunta. Hanap na lang ako ng ibang mabibilhan ko ng tuba. Yung mas respetado at hindi manloloko. Senyorita Lela!
nakaalis na si Senyor Montelibano at may pinaabot siya sa'yo. Mukhang nasiyan siya sa'yo, ah. Nasiyan sa'yo yung matanda. Iniisip mo pa rin yung nangyari kanina? Hindi na siyang tao na kilala natin noon. Sino? Si Senyor Montelibano? Eh, ganun pa rin naman siya. Matanda pa rin. Hindi. Si Antonio. Ito bang inaanak mo? Pepe. Ngayon mo sabihin sa akin na hindi ikaw si Zorro. Alam mo na ngayon ang sekreto ko. Saan ka pupunta, Senyor Zorro? Naninihilang ako ng utang. Ano siyang prinsipyo? Wala na siyang paninindigan? Napakaduwag niya. Salamat, Bernardo. Tama lang na hindi ko sinabi kay Antonio ang tungkol sa pumatay sa ina niya. Katulad ng hindi niya pagtulong kay Padre Felipe. Hindi rin siya karapat dapat tulungan. Bahala na siya sa buhay niya. Hindi niya alam. Kasama niya sa bayang ulupong na pumatay sa ina niya. Adios, amigos. Nagpapasalamat ang gobyerno sa inyong serbisyo. Viva España! Viva España! Salud! Salud! Vamos! Viva España! Puro Viva España! Wala naman mga pera! Okay na naman, oh! Abaji! Tayo sa lato na, ha? Ikaw ligpit na! Ikaw! Hindi mo ba kulinig, ha? Kami sa lato na! Ikaw uwi na! Mama, nakaitim! Ikaw ba, Bingi? Baka gusto mo, punta ako dyan, ako linis, tingnan mo, ha? Alam mo ba, hindi magandang asal ang pagsisinungaling. Sino ka? Ako pa iyo takot dahil burot mo yung espada mo, ha? Ikaw ba, rinig mo na kung fu, ha? Pakita ko sa'yo. Ikaw pala, malulukot la kung po. Siguro naman, natuto ka na ng leksyon. Oh. Ayaw ni Senyor Zorro
ng sinungaling. Hihong! Hihong! Hindi na sinungaling! Hindi ka natatanggap ng pera galing kay Padre Felipe. Oo! Ako hindi na natanggap pera! At sasabihin mo sa mga tao na masarap ang tuba ni Padre Felipe. Pila ka masarap sa buong Angeles! Aking paborito! Walang kwenta aking kupo. Walang totoong hustisya sa bayan na ito. Dahil ang hustisya, nasa mga kamay ko. Sino ka? Ano ang kailangan mo? Hustisya. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang mahistrado. Ako ang hustisya sa bayan na ito. Ngunit nababalitaan ko na wala ka talagang alam sa hustisya. Kaya nandito ako upang turuan ka. Mula pa lang yan sa pagsira natin kay Padre Felipe. Ang parusa niya dahil tinulungan niya si Zorro. Pero mahal pa rin siya ng taong bayan. Dahil hindi pa tapos ang plano natin. Unti-unti natin sisirain ang kanyang reputasyon hanggang tuluyan na mawala ng tiwala ng mga tao sa kanya. Saka tayo kikilos para mawala siya. At kayo, mga kaibigan niya, tutulungan niyo akong parusahan ang hindi makatarungan ang mahistradong ito. Hawakan niyo siya. Hawakan niyo! Huwag! Ilagay niyo siya dito sa poste. Bitiwan niyo ako! Dali! Hindi niya magagawa sa akin ito! Magbabayaran niyo ito! Itali niyo siya. Hindi niyo pwede gawin sa akin ito! Ako ang maestrado sa bayan ng Angeles! Ano ang gagawin mo sa akin? Lang. Ano yun? Ako nagkakasiyahan sa plaza. Ganitong oras ng gabi? Mga lasing na Indio. Buti pa tingnan natin. Hindi ko yata napansin si Antonio kanina sa hapunan. Masama ang pakiramdam. Nasa silid pero ay magpa-istorbo. Si Ramon, dumating na ba? Oh. Zorro! Kapitan! Nakita na naman tayo! Hey! 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 Bulo natin siya! Hey! Parang hindi mo naman alam ang trabaho ng kapitan. Hindi ba't ganyan din si Horacio nung araw? Nakakapagtaka na alam mo yan, gayon ako ng kapatid niya. Hindi ko yan alam. Hey! Hey! Oh! Ang Camino del Diablo! Mahuhuli na natin si Zorro! Wala na siyang ligtas ngayon! Nabalitaan mo ba ang nangyari kay Padre Felipe? Hindi ako sang-ayon sa panglalati kong naganap. At si Ramon pa daw ang gumawa. Kung yun ang sintensya sa kanya eh, ginagawa lang ni Ramon ang kanyang tungkulin. Wala na tayo ibang paraan ba para makatakas dito? Isa lang ang paraan. Kailangan mong lumundag. Naniniwala ako sa'yo. Nag-aalala ko na masyado ng pinanghihimasukan ng gobyerno ang buhay ng mga mamamayan. Hindi ba't yan naman ang tungkulin ng mga gobyerno? Magbibihis lang ako. Ang galing mo, kabayo! Paano niya natalon yun? Adios, amigos! Zorro! Narinig mo na ba ang sinabi nila kung bakit ito nakamaskara yung si Zorro? Dahil daw pangit siya. Hindi mahalaga sa akin ang panlabas na anyo. Ang mahalaga sa akin, ang kagandahang loob.
Isa lang ang tao na posibleng may motibo atakihin si Shihong at ang maestrado. Sino? Natuklasan nila kung sino si Zorro. Sino? Ikaw, Padre Felipe, ay inaaresto namin sa salang pagtataksil sa Espanya. May kailangan ako sabihin sa'yo. Kaya ako ni Antonio dito. Ano yan, Kara?